Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, may re-repair na naman tayo ngayon. Kagaya lang din nung ni-repair ko siya kanina, na Canon din siya. Ito, yung P287 din. Ayan. Pares lang nung ni-repair ko kanina. Yung kanina kasi ay hindi ma-recognize. Ay, yung kahapon pala, kahapon. Yung kanyang cartridge hindi ma-recognize. Ito naman, naka-close daw ito. Ito, yun ang nade-detect. Naka-close daw siya. Yun yung alamin ko kung anong problema niya. Bakit naka-close. So, hindi siya lumalabas dito yung kanyang papel. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung error. Ayan. Kapain natin. Ayan, bali na open na natin ito. So, ngayon, try natin mag-test print. Ayan. So, buka natin. So, properties. Print is print. Ayan, check natin kung ano yung error. So, gumaan naman siya. Ayan. Ayan, tapos mag-alarm. Ayan, yan yung error niya. Ayan po. So, yan yung alamin natin kung anong problema o anong sira nito. At kung paano natin siya marirepair. Tuturo ko sa inyo kung paano. Ayan. Ayos lang natin. Patayin natin. Pinutin ng power. Samantala. Ayan. Pumutin na yung power. Pinutin ko muna ito. So, hindi. I-check ko siya. So, ayan. Bali, paklasin natin. Okay, yung tornil sa likod. Kailangan siyang paklasin. Tornilyo siya dito. Yung tornilyo. Baklas natin. So, ito, baklas. Ito natin yung pagkila. Kailangan baklasin lahat. Ayan, bali. So, ang problema niya ay dito sa side na to. Dito. Itong... Aray! Ay, sorry. Sorry. Itong side sorry na to. Sorry na, pero ano pa ako? Ito rin. Ito yan. Itong side na to. Ito yung sira niya. Dapat isip pag ganon. Kasi kinain na siya ng daga. Dapat nasusungkit siya. Kasi wala na yung mga pyesa dito. Ito, pag sinayin ganon, mag-open dapat. Yan yung nasa loob nito. Yan o. Yan yung problema niya. Dapat naka-open niya. Yan yung gagawin ko siya ng paraan. Yan, wala. Baklasin ko pa ito. Tanggalin ko pa yung scanner. So, may mga video na ako niya kung paano tanggalin eh. Manoodin niyo na lang sa mga video ko. So, tanggal ko na siya. Ito na mga scanner niya. Ito na mga scanner niya. Ito.
Ayan na. Naklas na natin siya. Naklasin. Ito. Sandali lang naman yun. May mga tornilyo lang yan dito. So, may video na ako niyan before. So, tornilyo dito. Tapos dito. Tapos dito. Tapos dito. Natin. Ayan. Ito na siya tatanggalin. Simple lang naman yung error natin nandito sa side nito. Ayan. Ito lang naman yung error natin. Dapat kasi ito ay sa mga sabit. Ayan. Tanggal kasi siya. Ayan. Ayan. Dapat kasi gumaganyan. Ayan. Ayan. Okay na siya. Ang problema niya. Ayan, napakaganyan yan eh. Pansin nyo ba? Ayan, bumalik na siya sa dati. So, ayan na siya. Okay. Ayan, okay na. So, gumagana na siya. Dumuplas lang siya na wala ito pa alignment nito. Sinabitan lang siya. Ano kasi siya ng daga. Okay na. Ayan na. O, tumatunog. Tumilak. Tunog. Ayan. Okay na. Balik ko na siya sa dati. Yan lang yan. Problema niya. Simple lang. So, yan. Pansamantala ko na siyang binalik. Para matesting. Magana na ito. Tingnan natin. Tapag natin mag-test pa rin kung okay na siya. Sana gumana. So, may error pa din siya. Ang pala ng error. Subukan natin na pindutin. So ayan, sinubukan ko siyang palitan ito. Ayan, galing dito sa isang ano na to, sensor. So ayan, napalitan ko na siya. Susubukan ko lang kung gagana. Kung ito lang yung mga naging problema niya sa sensor type na to. Kasi ano, yung error niya ay E06. So ito yung nilalabas na error niya. Hindi kasi siya kumakain ng kapili. So, subukan ko natin na ito yung papalitan. So, try lang. Pag gumana, edi okay. Kung hindi, ay bibili na lang tayong bago. Hindi ko sure kung gumagana ito eh. Bali, pinag-anoon lang ito. Kinahoy ko lang. So, kapag hindi gumana, so, yun. Bili ng bago. Balik ko lang ulit siya. Then, testing ko. So, ayan. Bali, naibalik ko na siya. For testing lang. So, ito yung ating pinalit. Ito yung ating papalit. Pinalit. Ito yung pinalitan ko. Ayan. Sensor ito. Para dito. So, yung error niya ay 0E06. So, yun yung error niya. Pag ganun ang problem kasi is may problema yung sensor niya. So, naayos ko na yung dito. Yun yung ano na yun. Yung para dito sa open-close nito. Kasi bumitaw din naman siya eh. So, ngayon, ito naman yung pinalitan natin kasi may lumabas dito na error E06. So, ayun. So, try natin. Yan, saksak ko na siya. So, nakasaksak ko na rin yung power. So, ayun natin. Kung magkakaya. So,
So, yan. Oh, nakawa na siya, oh. Dapat nawala yung inyo. E06. So, ibig sabihin, possible okay na. So, subukan natin. Sana gumana. Para masaya. Yan, test print ako. Mukha ko mag-test print. Okay, close. Sana gumana. Yan, gumana po. Success. Gumana na siya. So, kailangan na lang ay mag-deep cleaning. Yan, okay na po ang ating repair. So, yun ang naging problema niya. Yung dito, itong pinaka-ano nyo natin, itong white na to. So, bimitaw siya. Inaayos lang natin. Siguro, para siyang pinuntahan ng daga. Mga daga, kasi maraming tayo ng daga sa ipis. Tapos, ito naman, yung pinalitan natin, sensor. Dahil dun sa error na yun na A06. So, ito yung pinalitan ko. Ang ginawa ko dito ay, hininang ko na lang. Kasi ito, ibang brand to eh. Ibang brand ng printer, hindi siya abot. Tapos iba din yung sizes ng mga PCB niya. So, ang ginawa ko dyan, kinuha ko lang yan. So, technician naman ako eh. Technician ng electronics. So, ayan. Meron niyang sign eh. Ang kabila niyan is may diode. Ang kabila ay wala. Ayan. Yung pinaka-sensor niya. So, pinair ko lang siya. Pares lang naman siya ng type. Sensor type. Pares lang ng model. So, yun. Pinalitan natin. So, okay. So far, gumana siya. Ayan. Ito na nga yung ating test print. So, wala na siyang error po. Okay na, okay na. So, ibabalik ko na lang siya. Tapos yun. Okay na. Wala na, oh. Okay na yung ano niya. Ito, okay lang yung nagbiblink. Kasi ano siya, naka-continuous sync. Ang mahalagay, wala siyang error na alarm. Wala siyang alarm na error dito. Yan. Okay lang naman yan. Kahit mag-blink yan. Kasi naka-continuous siya. Yung empty na kasi yung cartridge. So, yan ang ating repair. Na, ito yung kanyang cartridge number. So, success na po yung ating repair. So, sarado ko na lang. Ibabalik ko na lang. Para sa customer. So, charge ko na lang siya ng 800. Kasi, ang hirap eh. Binaklas ko. Try and error. Kasi, tinaray ko dito. Tinaray ko. Tapos, siyempre, wala. Kahit wala ng charge yung piyasa. Kasi, kinahoy naman. Hindi pala kinahoy. Iba ang tawag dun. Humanap ng donor. Donor. Hindi pala kahoy. Masamang term ang kahoy. Ang kinahoy, isa ka kinukuha. Pinagkuha ng piyasa lamang yun. Yung mga tawag dito yung mayroong may-ari. Ito kasi wala nang may-ari eh. Sa akin na to. Kaya hindi yung kinahoy. Tawag dito. Donor. Donor sensor natin. Ayan. So, yan. Okay na po. So, salamat sa inyong panonood. Sana kahit pa paano ay may natutunan kayo. Dito na lang ang aking video. Salamat sa inyo. Bye-bye.